nanayain. Hindi ako politikal. Karapat ang pantao na sinasabi ng gobyernong ito na nire-respeto at pinangangalagaan ng panguluhan ni Pangulong Noynoy Aquino. Nire-respeto daw, ngunit itong nakaraang tatlong taon, bawat isang linggo ay may isang pinapatay na ordinaryong mamamayan o isang aktivista. Itong nakaraang tatlong taon, 154 ang inaresto, illegal na inaresto at kinulong ng gobyernong ito. Mahigit 500 ang biktima ng illegal na pag-aresto ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Itong nakaraang Disyembre, sabi ni Secretary King Deles, ang gobyerno raw ay seryoso sa usapang pangkapayapaan at bukas ang hapag nito kahit kailan. Puro kasinungaling, sawak-sawa na kami diyan sa mga kasinungalingan at pulatas na yan ng ating gobyerno. At dito po, sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, magdadalawang taon na pong nakakulong ang tatay ko. Para po sa inyong paalaman, noong pong siya'y hulihin, noong April 3, 2012, daladala po niya ang kanyang ID na nagpapatunay na siya ay consultant for the peace process ng NDFP at siya ay protektado ng pinirmahang kasunduan mismo ng ating gobyerno na siya ay bawal hulihin o harasin para siya ay malayang makalahok sa prosesong pangkabayapaan sa ating bansa. Pero binaliwala ito ng mga humuli sa kanya sa halip kinumpis ka lang ang kanyang ID. Kaya ano ang sinasabi nila? Na sila ay nagtataguyod ng kapayapaan at karapatan ng mamamayan. Ako bilang anak, hindi ko maintindihan kung bakit ang isang opisina ay magsasabi na sila ay para sa kapayapaan. Sila ay magtataguyod ng kapayapaan. Sila ang magiging daan para magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MDF at ng gobyerno ng Pilipinas. Pero bakit hanggang ngayon, ang dami-daming mga political prisoners? Bakit ang simpleng panawagan na palayain ang mga political prisoners bago magkaroon ng usapang pangkapayapaan ay hindi ginagawa? Bakit patuloy na dinudukot at ikinukulong, sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso ang mga MDF consultants? Wala namang pagsisikap ang gobyernong ito, either hindi naintindihan ang mga pinirmahang kasunduan o ayaw intindihin. At ang gusto lamang ay sumuko yung kabilang panig. No, pinasuko nila yung MNLF, yung MILS, pinapasuko nila ngayon yung Brakato. Aba, eh gusto nilang asal na asal sila sa MDF kasi ang tagal-tagal na raw niyang nakikipag-usap. Hindi sumusuko. Paano ka bang tutuko? Eh, wala namang resolusyon yung mga ugat ng armadong labanan. Kaya itong OPAP, sinasabi namin, nagiging instrumento siya, Ninoy-Noy Aquino, sa paggawa at pakikidigma mismo ni Ninoy-Noy Aquino sa sarili niyang mamamayan. Eh, dinidigmahan niya yung mga mamamayan eh, kaya hindi tumitigil. Saan naman pupunta ang mga tao na inaagawan ng lupa, na walang maayos na pasahod, o nagbigay nga ng komento, 15 peso, ano pa naman yun? Nagpapakita lamang ito, ang administrasyon ni Ninoy-Noy Aquino sa panibagong crackdown, sa panibagong malalang paglabag sa karapatang pantao. Ito naman itong malino na paglabag sa kanyang karapatan. Doble-dobleng injustisya ang nararanasan ng ating mga bilanggong politikal. Pinagkakaita na nga sila ng kanilang batayang karapatang pantao at ng makatarungang katayuan doon sa bilangguan. Pinagkakaitan pa sila ng kanilang mga batayang karapatan sa
Kaya mga kababayan, sa darating na ika-17 ay magkakaroon ng hearing si kasamang Eduardo Sarmiento at pupuntahan natin iyon dahil hindi tayo papayag na hindi mapalaya ang mga bilanggong politikan. Hindi tayo papayag na magpatuloy ang hindi makataong kalagayan nila sa mga bilangguan. Palayain si Eduardo Sarmiento! Palayain! Palayain si Eduardo Sarmiento! Palayain!